Posibleng bago magpasko, mapapakinabangan na ng mga pasahero ng MRT-3 ang Dalian Trains. Pero sa ngayon, tiis-tiis daw muna habang tuloy ang rehabilitasyon ng linya. Narito ang aking report. Dalawang buwan matapos simula ng rehabilitasyon ng MRT-3, sinisingil na ni Senate Committee on Public Services Chair Senator Grace Poe ang DOTR. Bakit daw tila lumala pa ang kondisyon ng MRT? Nitong Miyerkules kasi, kinailangang bumaba ng mahigit 800 pasahero sa Show Boulevard Station dahil nagloko ang pintuan nito. Sa nakaraang 6 na buwan, 15 beses nang nagbaba ng pasahero ang MRT-3 dahil sa iba't ibang aberya. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Poe na dapat ngayon pa lang may epekto na ang ginagawang rehabilitasyon ng Sumitomo Mitsubishi Heavy Industries. Depensa ng DOTR. Sana po ay maintindihan natin na yung nagkapatong-patong nasira over so many years ay hindi po natin matapos in 1-2 months. Ayon sa DOTR, mas kaunti nang naitatalang aberya ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. Noong 2016, umabot daw sa 650 ang aberya na kanila daw naibaba sa 50 noong nakaraang taon. 2 taon at 2 buwan ang itatagal ng rehabilitasyon ng MRT-3 na nagsimula lang nitong Mayo. Enero noong nakaraang taon, nagkainitan si dating House Speaker Pantaleon Alvarez at MRT-3 General Manager Rodolfo Garcia sa gitna ng pagdinig tungkol sa kung anong solusyon sa mga aberya ng MRT-3. Sagot ni Garcia, gamitin ang Dalian Train. Bagay na pinagdudahan ni Alvarez dahil umano sa hindi akmang signaling system at riles. We are looking at the Dalian Train kung magagamit namin ito. Hindi nga pwede yan. Hindi nga match ang signaling. Hindi po pa ba alam hanggang ngayon yan? Nalagyan na po ang apat. Ay, naku, ng, pwede pong lagyan ang Dalian Train ng signaling. Sigurado ka I yan? Was assured by... Sigurado ka? Sigurado ka? Then I will resign kung hindi ako sigurado. Okay. Please take note. Ah? Eh, gusto mo mag-resign ako ngayon na. Oh, Mr. Chair. I think the country will be happy. Akmang mag-walkout na si Garcia pero dahil ipapakontem, ay bumalik din sa upuan at humingi ng dispensa. Ngayon ang kontrobersyal na Dalian Trains na binili ng nakarang administrasyon. Asahan na raw na papapakinabangan na bago magpasko. Gusto sana natin na kahit na isang train set ay magamit na within itong third quarter ng 2019. Dahil nga sa 3 train sets na yung natapos ang testing and commissioning. Ang kapalit na rilas naman na ugat daw ng maraming sira sa train system, nakaalis na rin ang Japan. Total niyan is mga 4,000 tons. So isang buong barko ng rilas ang darating 3 months ahead of schedule in the next 2 weeks. Humingi naman ang pangunawa ang DOTR dahil mahirap daw talagang i-rehabilitate ang MRT-3 habang ito ay fully operational. Pero kapag natapos ang proyekto, by July 2021, pag natapos natin itong buong rehabilitation program, inaasahan natin na yung capacity ng MRT-3 ay maiaakyat natin mula sa kasalukuyang 300 to 350,000 up to 600 to 650,000.